Hi guys! Ano naman kaya ang ating lulutuin for today's video? At syempre, meron tayong pechay Tagalog, fresh Batangas fish, and oyster sauce asin. At syaka pinag-mix ko na ang ating sibuyas, bawang, at kamatis. At syempre, nilagyan natin yan ng asin. At syempre, may foil. Ano kaya ang ating gagawin? Pagmasdan sa susunod na kabanata. At ang una natin gagawin, syempre, ilalagay natin ang ating Mamacitas oyster sauce dito sa ating minix na mga ingredients. So, konti lang, i-mix lang natin yun, guys, para magkaroon ng lasa. At syempre, lalagyan ulit natin yun ng konting asin para magkaroon ng blend. Oops, konti lang. Baka umala. Asin at syempre bubudbaran natin na isang paminta. At syempre lalagyan din natin ang ating fish ng paminta at mamaya hahaluin natin yan dahil bagong cuties ang ating kamay. Si ate na ang bahalang maghati. At itong mga natitira na to, dahil may natira tayo na bistek na sabaw na ginawa ni ate kahapon, lalagay natin to sa sangag para mas masarap at ito ay tatoppings natin sa isda. So, nilamas na ni ate yung isda. Yan, may salt and pepper na yan. Ito naman ay imimix-mix. Mekos-mekos lang natin, guys. At pagkatapos na, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ipiprepare ang ating pinuputok na isda sa itlog na pula. So, una natin gagawin, guys. Kukunin natin, syempre, ang ating isda. Medyo maliit lang isda natin. Pero okay lang to, guys. At ilalagay natin, syempre, ang ating mga ingredients. So, sa ibaba, syempre, ilalagay natin to. Ayan, cashew na siya. Para dagdagan pa natin. Ayan, dagdagan natin. Tapos, lagyan din natin ng konti nito para lalasa siya dun sa ilalim ng isda. Para mas masarap. At syempre, dahil ilagyan na natin yan, ikalat-kalat natin para lumasa din dun sa ating gulay. At pasukan na natin siya ng mga laman. Ayan, kailangan masarap. Ayan, tuloy. Ang liit lang niya. Ginto lang siya. Ginto lang siya kabukaka. Eme, kabukaka. Parang gusto ko ding lagyan yung ulo. Para may lasa. Ayan. O, malinis yung kamay ko, guys. Naghugas ako. Napasobra lang. Baka mawala naman yung ibang isda. Ng toppings. So guys, ginto lang yung gagawin natin. At syempre, dahil nakamarinate na yan sa salt and pepper, ganyan lang ang gagawin natin. At kukunin natin ang ating itlog na pula. Para dyan siya magme-melt down, guys. Ayan. So ganyan yung magiging itsura niya. Usod lang natin kasi kailangan i-square natin yan. So ayun lang, guys. Babalutin natin siya ng... Ayan. Kailangan walang lalabas na hangin kapag binalot natin siya sa foil mamaya. So, dadagdagan ulit natin siya dito ng balot sa ibabaw. As in, maksaya sa foil, guys, pang mayaman. Pang mayaman of the day. Ay, ayaw pa. Ayan, guys. Ganito lang ang gagawin. Babalutin mo at kailangan walang lumabas na hangin sa loob habang lulutuin natin siya. Ayan, dalawa ang ating nakasalang na pamprito. Kasi syempre, ilalagay natin dito ang ating isda na nakaprepare. At susunod naman, dito ay ang ating isasangag na leftover rice na may bistek na sabaw. So, ito yun, guys. Ayan, nakaprepare na siya. Ito yung bistek na sabaw at ito ang ating ingredients. So, ngayon, gagawin na natin sa low heat, 25 minutes natin lulutuin ng ating isda. So, ilagay na natin ang ating pabaliktad, guys, kasi nabutas yung foil. So, ganyan lang natin siya lulutuin at syempre ay tatakpan natin siya for 25 minutes. So, ayan, isasangag naman tayo, guys, yung natira natin dahil sobra ang ating ingredients doon sa isda. Maghahalo lang tayo ng very light. Sa
side na side na po yan. So, gisingin muna natin until mag-caramelize ang ating bawang sibuyas. At syempre, dahil mainitin tayo, durugin na natin dito yung sauce ng biscuit para lasa agad sa kanin mamaya. Mabigay isang luto lang to, guys. Kumalat agad. Nilakas ako yung apoy. Tapos mamaya-maya ay ilalagay na natin ang kanin. At syempre, ilalagay na natin dahil medyo toasted na siya. Kinalat na natin yung sabaw ng biscuit. At ilagay na natin dito ang ating leftover rice. Isa ibang sa rice. Grabe, lagyan na natin ang salt at pepper. At haluhaluin lang. Siyempre, lalagyan natin yan ng konti. Again. Sige ba kasi ba? Sasalo. Papataka lang natin ng konti again. Ano ko ba lang? Right in. So, halu-haluin lang natin yan hanggang sa medyo maging matigas-tigas na sa. So, yun lamang, guys. Guys, this is it. Tapos na ang ating pinuputo na tilapia sa itlog na pula. So, yun lamang, guys. I hope you enjoy watching. Don't forget, like and share. Go to Madge blog page, Facebook account, it's me Madge, TikTok account, and YouTube channel, Kaloka Vlog, Madge Vlog. Thank you so much, guys. I hope you like it.